Yung tulay na butas-butas, yun lang yung ilog. Ilang sekundo lang pagkatapos kong kausapin si tatay, sumabog ang takot at kaba ko ng pagsilip ko sa back mirror ko. Ay, what the shit! Tumula yung lalaki! Wala, walang kabahayan, wala. Wala talaga, as in wala. Na-capture yun ang camera ko. Sigurado ako naka-record yun, pero siguro hindi ko ipapakita na lang yung mukha. Grabe kilabot ko. Oh, tayo bala yung mukha. Welcome back to another Van Life episode. Dito pa rin yan sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Excited ako ngayon mga first-timers. Wow naman talaga. Sobrang excited ako ngayong araw na to. Actually, magkatangahin tapat. Ngayon pa lang ako umalis. Pero no rush ako ngayong araw na to. Ang tanging goal ko lang talaga ngayon is makahanap ako ng lugar na gusto ko ako lang. Kailangan ko lang ng isang malawak na lupain na gusto ko ako lang ang andun. Last night you caught my eye, so fly, oh my, I've been thinking about you all night, I can't get you off my mind. Ano kaya ang ano? Magandang lutuin natin dun sa spot na makakahanap natin. Iniisip ko kasi kung magluluto pa ako ng mga karne-karne o dumaan na lang tayo sa isang Korean store. Isa lang ang alam kong Korean store dito sa bayan ng Solano. Tatayuhin lang natin saglit. Oh, shout out na lang! Wala na akong sticker. Saan yung Korean store? Eto sir, Omar. Ah, okay. Sige, sige. Thank you. At sa gitna ako. Wait. U-turn tayo ulit. Nakabili na tayo. Let's go. May nakita na akong spot sa mapa. Tapos muna tayo ng Solano. Iniisip ko kasi kung papunta ako ng area ng Bambang or Aritao. Pero kasi dito sa mapa, mas maraming malalaki at malalawak na lupain sa Bagabag. Parte pa rin yun ng Nueva Vizcaya. Sobrang excited ko. Ito na naman tayo. Mag-isa na naman tayo. Let's go! One thing na ito na espesyal ng Nueva Vizcaya, since na napapaligiran siya ng kabundukan. Kapag taglamig or tagulan, yung mga kabundukan, binabalot siya ng mga hamog. Napakaganda pagmasdan. Pag tag-araw naman, sobrang ganda pa rin. Kasi nakikita mo yung kagandahan ng mga mountain ranges dito nakapaligid dito sa Cagayan Valley. Tagulan, taginit, taglamig, talagang nagsistand out pa rin yung kagandahan ng Nueva Vizcaya. Parang yung Nueva Vizcaya ay pwede rin tawagin na the province of all seasons. Masarap-sarap pag van life, promise. Kaya nga, swerte natin na dito tayo nag-van life sa Nueva Vizcaya. Kasi hindi kalayuan, like less than 20 kilometers is talagang andun ko na sa nagagandang mga atraksyon ng probinsya na to. Narating na natin ang destinasyon. Welcome to Bagabag, Nueva Vizcaya. Grabe! Sobrang rough road ang dinadaanan natin. First time ko lumapadpa dito, parte pa rin to ng Bagabag. Puta ko anong tawag dito sa barangay na to. Mamaya i-check ko. Pero dito yung kalupaan eh. Isang barangay siya na malawak talaga siya. Malawak na lupain. Hindi ko lang sure kung lupain ba siya o sadyang mga kabuhanginan. Uy, may mga bundok pa dito sa gilid ko pala. Take off. As in, literal na nasa tabi tayo ng kabundukan dumadaan.
Tapos merong kailugan dito sa kanan ko. Ganda, ganda. Ilang medyo challenge lang. Napakagandang lugar. Less than 30 minutes, nandito tayo sa napakagandang kabundukan ng Bagabag, Duwapa, Biskaya. Sobrang nakaka-amaze itong lugar na to. Parang sa araw-araw na lumilipas, eh andun ang Duwapa, Biskaya. Always ready para pakitaan ka niya. Kapag nasa main highway kayo, wala kayong makikita. Pero kapag kayo pumasok sa mga kaloob-looban ng Nueva Vizcaya, eh meron nag-aantay sa inyong ganito kagandang mga tanawin ng Nueva Vizcaya. Bawat bayan-bayan, eh imposibleng wala kayong makita magagandang tanawin tulad ng nakikita nyo ngayon. Magagandang mga tanawin na hindi natin madalas makikita. Magagandang tanawin na hindi na natin kailangan gumastos ng malaki. Hindi ko masasabi na nandito na lahat kasi walang karagatan dito. Pero good news para sa ating mga mahilig sa mga karagatan, ginagawa na ang kalsada ngayon papuntang Kasiguran Aurora. So from Nueva Vizcaya going to Aurora province, eh dati binabiyahe natin yan ng 10 to 12 hours. From Nueva Vizcaya going there, 6 hours na lang. Kaya kapag natapos yon, kumpleto na ang Nueva Vizcaya. Lahat merong access. Andito lahat. Ito yung pinakapuso talaga ng Luzon para sa akin. May parting rough road lang pala. Tapos magiging semento rin naman ulit. Ang nakapin sa mapa ko ay Bagabag, Nueva Vizcaya. Yung malawak na lupain sa mapa ay manual kong hinahanap. Ramdam ko na parang naiiba na ang lugar. Hey! Kung saan kasuot-suotan na ako bumapasok. Pero tinuloy-tuloy ko pa rin. Sana tama itong pinapasok ko. Walang kabahay-bahay. Kahit na madalas ay meron tayong mga kasama, mas pinipili pa rin namin na bumiyahe na mag-isa. Baon namin ang mga bilin ng mga lokal ng Nueva Vizcaya. Kapag pupunta kayo sa isang liblib na lugar, lagi kayong magbabari-bari po. Maraming elemento ang Nueva Vizcaya. Batiin nyo kahit sino makakasalubong ninyo. Ngumiti man o hindi. Dala palagi ang bilin na ang probinsya noon ng Nueva Vizcaya ay masukal talaga. Marami kayong mapapasok na liblib na kayo lang ang tao. Yung nakikita natin mga kabundukan kanina, literal na andito ako ngayon sa taas. Grabe! Napakaganda! Oh my God! Ay! Grabe lang! Kahit kaliwat kanan ang kwento na enchanted talaga ang Nueva Vizcaya, ay hindi pa rin namin maiwasang mamangha. Mula sa pagiging taong dagat, ngayon ay na-appreciate ko na ang binibigay na kapayapaan ng kabundukan.
Naglalaan na rin ako ng panahon para matulog sa bundok. Hindi lang para sa kapayapaan, kundi para pag-aralan kung paano yayakapin at pahalagahan ang hindi matatawarang ganda ng mga kabundukan. Ang kabundukan, tuturuan kanya maging kalmado. Ang pagiging kalmado na pagbaba mo ng bundok, e baon-baon mo. Nagdesisyon ako bumaba na ng kabundukan. Alam kong naliligaw na ako. Sa mga oras na to, dead spot na ang lugar na ito. Wala akong internet, hindi rin ako makakatawag o matatawagan. Walang katao-tao, walang kabahay-bahay. Negative tayo makakatawid dito. Eh, mapabaw lang naman to. Eh kaso, si Watod, nakababa rin to. Malabo tayo makakatawid. Harta ibang spot. Sa mga oras na ito ay tinatamaan ako ng kaba at takot. Alam kong payapa ang lugar. Pero ang problema, yung isipan ko. Kung may bumati man sa atin, bati lang tayo. Oh my God! Ito ang problema sa akin. Kapag binabalot ako ng kaba at takot, hindi ako makapag-isip na maayos. Sa madaling salita, nalilito na ako kung saan ang tamang daan palabas. Hanggang sa meron ako nakitang isang mama na pwede kong pagtanungan. Tay! Pwede po magtanong? Saan po ba dito tayo mayroong ilog na pwede kong tambayan? Doon sa kwan. Sa overflow. Hindi ako makatawid. Di yun ba yung may ilog? Saan ka punta? Eh, gusto ko lang na sana may ilog. Magbibidyo-bidyo lang ako. Ay, doon. Diretso dito. Tapos sa pagbaba mo ng waiting shed, di ba may kwan? Kaliwang daan. Oo. Tapos tingnan mo doon yung sa may... Siguro mga 500 meters or 400 meters may pakanan. Doon maganda doon may ilog doon. Overflow yun, may kwan, parang tulay. Yung tulay na butas-butas? Yun na yung ilog? Uh-oh. Meron ba yung mas malawak talaga na ano? Wala. Wala dito noon? Doon na sa may kwan. Sa pagbaba na? Oo, dito sa may quarry. Oo. Dire-diretso yun, may daanan yun, papasok yung sakyan mo. O yun yung malawak na bato-bato? Oh sige po. Maraming sa. Doon na lang po ako. Doon din po ako galing kanina kaso hindi ako makapag-video bahay. May mga tumatawag. Doon na lang. Ah sige po. Thank you po. Ha. Thank you. Ilang sekundo lang pagkatapos kong kausapin si Tatay. Sumabog ang takot at kabako nang pagsilip ko sa back mirror ko. Ay, what the? Tumula yung lalaki. Tumula yung lalaki. Walang bahay dito. Check ko lang ah, check ko lang. Walang bahay dito. Walang bahay dito. Malahibo ko. At,
ito yung balahibo ko. Sakto eh. Oh, tayo yung balahibo ko. Kinikilabutan ako. Ha? Lalabas ako ng bundok. Oo. Takti, yung kausap kong lalaki bro na wala. Nasaan ka ba? Nasa kabundukan. Wala okay ka ba? Okay lang? Bababa ako. Okay. Nasaan ka ba? Okay, sige. Bagabag, bagabag. Okay lang ba? Eh, hindi ako okay. Oo. Nandito ako sa ano, nandito ako sa bayan eh. Saglaan na pa ako ng ano, mapupuntahan. Baba, diretso na lang ako ng Lubunan. Sa ano, New Zealand, bababa ako dito. Okay. Kausap ko lang, kausap ko na tanong ako kung saan yung ilog. Kasi pagkabanti ko, pagtingin ko sa ano ko, sa side mirror ko, yung back mirror ko. Oo. Takto yun, nawala bro. Nawala yung lalaki. Binalikan ko pa. Wala, walang kabahayan, wala. Wala talaga, as in wala. Na-capture yun ang camera ko. Sigurado ako naka-record yun, pero siguro hindi ko ipapakita na lang yung mukha. Oo. Grabe kilabot ko. Sa mga oras to, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Nabalaan ko na. Ang tangin lang naman ang isipan ko ay kailangan ko ma-check yung footage kung na-capture nga ba ang pagkawala ni Kuya. At dali-dali ko check ang raw footage ko para akong sinakluban. Kuhang-kuha sa camera ko kung paano naglaho si Kuya. Doon na lang. Sige po. Thank you po ha. Thank you. Tignan niyo mabuti yung salamin sa likuran. Huwag kayong kukurap. Ang sekreto lang! Anak na to ako, kuya. Saan ka pupunta? Tumala yung lalaki. Lahat ng mga binibili ng mga matatanda dito sa amin, dito sa Solano, lahat ng mga matatanda na may mga experience na ganito, lahat nagkakatotoo, lahat totoo.